topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa masakit na pagtatalik. Sa Ingles, dyspareunia, yun po yung masakit kapag nagtatalik. Meron din tinatawag na vaginismus o nagkakaroon ng involuntary muscle spasm doon sa may puwerta. Hindi normal na masakit ang pagtatalik. Meron hong dahilan kaya kailangan nating magpatingin sa doktor at sa psychologist. Ito po yung mga pangunahing dahilan. Una sa lahat, nagkakaroon muna, ayusin ko muna, nagkakaroon ng pag may pain dun sa kanilang pagniniig, may dahilan ho yan. Maaring may dryness, masyadong makati, at masakit. Kaya naging masakit sa kanilang pagniniig. So, hindi ho prepared ang ating mga kababaihan, kaya kailangan ipagamot. Siyempre, kapag masakit, nagkakaroon sila ng fear o takot. Kapag merong vaginal itching o makati dun sa puwerta na mahapdi, maaring dahilan nito ay yeast infection. Nagkaka-yeast infection dahil sa iba't ibang dahilan. Basta makati, mapula, may discharge na parang kesong puti, mapulang-mapula doon at masakit lalo na pag nadaanan ng ihi. Siyempre, kapag nagtalik, masakit din. Isa pa rin dahilan, nagkakaroon ng allergic reaction yung mga babae doon sa ginamit na detergent o yung panlaba doon sa kanilang underwear, mga softeners, kaya pagpipili din tayo ng ating mga sabon sa katawan at lotion, kailangan yung banayad at walang gaanong pabango. Meron hong mga nagko-cause ng allergy na iiwasan natin, lalo na doon sa maselang bahagi ng katawan. Ang ikatlong dahilan din kung bakit masakit sa pagtatalik, nagkaroon ng mga sexually transmitted diseases katulad ng mga herpes. Kasi makikita mo, meron talaga mga blisters dun sa puwerta. O kaya yung warts, nakakapayon, parang bukol-bukol. So basta merong mga infeksyon, kailangan gamutin. Pareho, yung mag-partner, yung babae at yung lalaki. Kapag nasugatan sa puwerta, masakit din sa pagtatalik. Isa pang kalimitang dahilan ay menopause. Bakit masakit ang pagtatali? Kasi bumababa na yung estrogen ng kababaihan pagdating sa age 50, nagme-menopause na sila. So, mas kulang na sa pagkabasa. Mas tuyo, mas hindi na elastic yung kanilang puwerta. Pag bata pa, ganito, very elastic. Pero kapag menopause na, hindi na gaanong elastic o nag-atrophy. Ibig sabihin, kumikipot. Kaya dyan mo kailangan yung mga water-based lubricants na nabibili sa ating mga butika na reseta ng inyong OBGYN. So, kailangan din regular na pagtatalik para hindi mag-atrophy or kumipot at mapanatili yung lambot ng muscle o yung elasticity ng ating puwerta. Kasi nga, kapag menopause, very dry, makati, marami hong lumalapit sa akin, bakit ang katikati ng puwerta nila at nagkakaroon na ng iritasyon. Tapos, pagkatapos nga, nagkakaroon din ng bleeding, pagkatapos ng talik. So, natatakot sila. Isa pang dahilan bakit masakit ang pagtatalik dun sa mga bagong panganak, syempre, ginupit yon, tinahi. Dapat in 3 weeks, gagaling na yung tahi. Pero sa iba, kung masyadong malaki yung baby o yung paglabas ng baby talagang napunit dun sa may puwerta, masakit. Kaya nagiging dahilan din ng masakit na pagtatalik. So, kailangan ipatingin dun sa doktor ano yung magagawa or maiaayos. At yung mga nagbe-breastfeeding din. Siyempre, pagkapanganak, magbe-breastfeeding, bumababa kasi yung estrogen nila. Pag mababa ang estrogen, sabi ko nga kanina, mas tuyo doon sa puwerta. Kaya doon mo kailangan yung mga KY jelly. Yung mga babaeng nagkaroon ng pelvic inflammatory disease o impeksyon doon sa kanilang bahay bata, fallopian tubes at ovaryo, nagkakaroon ng masakit na puson, pagdurugo kapag nagtalik kasi nga nagkaroon ng impeksyon. So, dapat gamutin ito ng OBGYN nyo. Meron ding mga psychological na dahilan bakit umiiwas sa pagtatalik. Maaring may depression, anxiety, phobia, o takot. Takot na sila beforehand. Dito natin kailangan ng mga psychologist. Humingi din tayo ng tulong sa ating mga psychologist.
psychologist na kakausap sa inyo, ano yung mga pwedeng solusyon at gagawin para mawala yung fear o takot ng mga kababaihan. Kasi nga, pag may fear, may mga dahilan kung bakit yung mga pinaliwanag ko nagkakaroon ng dryness o pagkatuyot dun sa may puwerta, syempre masakit magtalik, hindi na siya na-arouse, wala ng sex drive, kasama pa yung problema sa itchiness at yung makati at masakit. Kaya problema talaga ito ng maraming kababaihan. Eh may dahilan ho yan eh, nagiging cycle. So pag masakit, hindi na makarelax, lalo lang tumitigas yung mga muscle, nagkakaroon na ng pain. So i-avoid na nila yung pagtatalik. So problema, nagiging problema sa mag-asawa. Eh pwede namang magawa ng solusyon. Kumonsulta tayo sa ating mga OBGYN para mahanap muna ang dahilan. Lagi kong sinasabi, hanapin ang dahilan kasi meron niyang solusyon. Kung ang dahilan naman psychological, bukod dun sa OBGYN, kailangan din natin ng ating mga psychologist para ipaliwanag sa inyo. Higit sa lahat, yung lubricant, makakatulong yan na sa lahat ng inyong butika yan, makikita ninyo. So, makakatulong din yung pag-uusap, communication, sex therapy, warm bath bago kayo magtalik, umuhi muna bago magtalik para mas relax. At kung talagang naging masakit sa pagtatalik, pwede hong gumamit ng ice pack pagkatapos. So, sana mawala yung takot sa ating mga kababaihan at maiwasan yung problema doon sa mga mag-asawa. Magpatingin ho tayo sa ating doctor at psychologist para malaman ang dahilan. Salamat po.